Yo mga idol, kamusta? SportsTalk PH nga pala. Ang mensahe ni Teofimo Lopez at ang pahayag ni Ricky Hatton. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa latest interview nga po ng undisputed lightweight champion na si Teofimo Lopez, ay buong tapang nitong inatake ang kanyang mga potensyal na kakibal sa dibisyon na sila Tank Davis, Devin Haney at Ryan Garcia. Ayon kay Lopez ay alam niya umanong takot ang mga ito sa kanya. Subalit dapat daw na magawa ang kanilang mga bigating bakbakan sa isa't isa upang maging masaya ang mga boxing fans. Ang problema daw kasi ay masyadong mataas ang pinipresyo ng mga fighters na ito sa kanilang mga sarili kaya ang hirap matuloy ng mga nasabing laban. Kaya naman sinabi ni Lopez na wag na daw nila i-overprice ang kanilang mga sarili. Dagdag pa ng kampyon na ang tatlong karibal niya daw ay paniwalang paniwala na sila ang the best at pinakamagaling sa dibisyon. Kaya naman patunayan na lang umano nila ito sa pamamagitan ng pagpalagsak kanya sa ibabaw ng lona at huwag pairalin ang pagkaduwag. Sinabi din ni Lopez na target niyang lumaban ng tatlong beses ngayong 2021. Hindi din siya natakot sabihin na goal niyang harapin si Garcia, Davis at Haney ngayong taon. Subalit nang matanong si Lopez kung bakit mukhang walang naghahamon sa kanya kahit isa sa mga ito, ay kumpiyansang sumagot si Lopez na ang pinakadahilan umano kung bakit hindi siya hinahamon ng mga ito ay dahil sa takot na malasap ang mga una nilang talo sa kamay niya. Binati pa din naman ni Lopez ang tatlo sa kanilang mga panalo kontra kay Leo Santa Cruz, Yoriortis Gamboa at Luke Campbell. Subalit ganun pa man ay siya pa din daw talaga ang tunay na hari ng dibisyon. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ni Ricky the Hitman Hatton na ang kanyang trainer na si Floyd Mayweather Sr. ang dapat sisihin kung bakit siya natalo sa ating pambansang kamaumani Pacquiao. Unang banat ni Hatton ay sinaga daw kasi siya ni Mayweather Sr. na mag-sparring araw-araw na wala man lang pahinga sa pagitan. Reklamo ni Hatton na hindi umano dapat yun ginawa ni Mayweather sa kanya kasi nasa magandang kondisyon naman daw siya at kayang-kaya niyang lumaban ng buong 12 rounds. Kaya naman ang nangyari ay na-overtrain daw siya sa laban. Subalit ang pinagsisihan daw niya ay yung hindi siya umangal at nagreklamo kay Floyd Sr. sa mga panahon na yun. Dapat daw ay pinahankan niya nung mga oras na yun ang kanyang batikan trainer at sinabing mawalang galang na. Pero sa tagal ko sa boxing ay kilala ko na ang katawan ko at alam ko ang ginagawa ko. Kaya naman kailangan ko ng at least 3 araw na pahinga bago ang bakbakan. Dahil kung nakapagpahinga daw siya ng 3 araw ay nagkaroon sana ng panahon upang makarecover ang kanyang katawan. Bukod dyan mga idol ay wala din umanong maayos na game plan na ginawa si Floyd Sr. para sa isang southpaw fighter na kagaya ni Pacquiao. At bagamat sinasabihan niya daw si Floyd Sr. kapag nagmi-meet sila na dapat naka-southpaw stance ito dahil southpaw nga si Pacman, ay sinasagot lang umano siya nito na okay lang yan kahit hindi ako naka-southpaw dahil southpaw naman ang mga makakasparing mo. Paliwanag ni Hatton na sana daw nung umpisa pa lang na ganun na agad ang inasta ni Floyd Sr. sa meets ay naging prangka na siya at naghanap na lang ng ibang trainer. Hindi niya naman daw sinasabi na matatalo niya si Pacquiao kung nagpalit siya ng trainer. Pero mas malaki umano ang tsansa na maiwasan yung ganung klaseng pagkatalo. E di sana ay hindi na daw siya na-depress. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.